Samantala, sa pagkakatong ito ay samahan naman natin si Miss Donna Lim upang kilalanin ang isa nating kababayan na di alintana ang kanyang kapansanan. Bagkos, naging hamon ito sa kanya upang harapin ang bawat pagsubok. Si Maricris Panulaya, nabibilang sa special people. Hindi natin mapagkakaila sa mundong ginagalawan natin na maraming tao ang nais tumulong sa abot ng kanilang makakaya sa mga kapuspalad nating kababayan. Ngunit paano, kailan at saan ito mapadarama ang siyang katanungan. Ako ay si Donna Lim, kaagapay ninyo na nabigyan ng oportunidad na maibahagi ang pansin, tulong at saya kay Maricris dito sa Special People. Isang malaking bahagi ng ating pagkatao ang kalakasang tinataglay. Ang mga responsibilidad ay naipapasan at napaghahandaan ang mga araw ng bukas. Guillain-Barre Syndrome o GBS. Ito ay isang kapansanang nagiging dahilan ng panghihina ng mga paa at kamay ng sinumang nakararanas nito. Ito ay unti-unting kumakalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ganito ang nararanasan ng 23 taong gulang na si Maricris Panulaya. Dito sa Project 6 sa Quezon City, meron tayong isang kaibigan na mayroong mabigat na karamdaman. Ang karamdaman na ito ay nais nating bigyan ng kaginhawahan. Sa kanya makikita ninyo ang malaking determinasyon ni Maricris. Hello, Maricris. Hello. Kumusta ka na? Ha? Ilan taon ka na, Maricris? Ha? 23. Nahihirapan ka ngayon magsalita. Oo. Mga kaibigan, medyo mahihirapan po tayong mapakinggan ang boses ni Maricris dahil ito yung isang effect ng sakit na tinatawag na GBS. Ang dating simpleng karamdaman ay unti-unting lumalaganap sa kanyang buong katawan na nagiging dahilan ng panghihina at pagkaparalisa nito. Kasi parang gusto niya daw magtrabaho. Sa itsura na hindi siya makapagtrabaho kasi hindi niya kailangan gumalaw ng matagal. Kasi na ano, talagang nalulobat siya. Ganyan, malakas siya ngayon. Masaya ako pero kinakabahan kasi baka bukas hindi na naman siya makalakad. Dahil sa kanyang nararanasan, tanging alaala na lamang ang dating lakas na nagpapasaya sa kanyang buong sambahayan. Ano yung mga tingin mo na na-miss mo dahil nga sa iyong kalagayan? Siyempre, maraming bawal, maraming pag-iingat na kailangan gawin. Ano yung mga na-miss mong dapat gawin ng isang teenager? Nararamdaman ko ayun. Noong time na parang wala na kami pag-asa, bumulong siya sa akin na gusto pa niyang mabuhay. Kaya parang yakap ko na ako na lang yung mag-ano sa kanya. Binya lang siya ng second chance mabuhay. Noong time na yung nasa province kami, maraming tumulong noong time na yun. Parang wala kang pag-asa, pero pag tumingin ka talaga sa Lord na bibigyan ka, patulungan ka talaga niya. Ngunit sa lahat ng pagsubok, kasabay ng pagsikat ng araw, ay isang pag-asa ang naihahatid ng inyong mga kaagapay. Gusto niyang pagdating niya din sa Manila, kapamasyal siya. Iniisip ko, umamasyal kami ng matagal, malulobat siya. So, sabi niya sa akin noon, kung pwede lang daw na mag-wheelchair siya. Ganun po. Tapos yun nga, sana magkaroon siya nga nung wheelchair. Sa pangunguna pa rin ng ating Kuya Daniel Rezon, kasama ang inyong lingkod, nakarating ang inaasam na kahilingan ni Maricris. Maricris, nabanggit mo sa akin kanina na ang munting hiling mo sa iyong kapatid ay isang wheelchair.
Kasi gusto mong makapamasyal, hindi ba? Diba? Alam mo, hindi naman kami pupunta rito nang wala kaming regalo sa'yo. Sa tulong siyempre ni Kuya Daniel, ni Brother Ellie, at ng mga ibang kasamahan namin sa Kaagapay, meron kaming iriregalo sa inyo. Okay, eto, handa ka na. Eto na ang wheelchair mo. Ayan. Para sa'yo itong wheelchair na to. Para kung gusto mong mamasyal, o kaya pag pinuntahan ka ng mga kaibigan mo, pwede kang sumama sa kanila, mamasyal kayo. First time mo dito sa Manila, di ba? Tutuwa ka. Yan, para sa'yo to. Nagpapasalamat po ako na kay Lord na parang hindi ko alam kung ano na maliit pa ako sinasabi ko na kailan na makakapunta sa isang television para maano yung kapatid ko. So, parang maliit pa lang ako na sana makita ko yung way na magkaroon ng hope. Isang malaking hamon ang pangyayaring ito na maaring magdulot ng kawalan ng pag-asa sa iba. Subalit para sa kanya, higit na pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang magagawa. Kay Brother Ellie at siya po kay Kuya Daniel, na may mga ganun palang tao na tumutulong talaga. Akala ko wala talaga. Si Marie Chris ay isa lamang sa mga halimbawang ibinigay sa atin ng May Kapal. Isang salamin kung saan makikita natin ang ating kapalaran kung pagmamasdan natin ang kanilang katatagan. Hahangaan natin ang kanilang katapangan. Muli, isa na namang pamilya ang binigyan nating saya. Ito ay ang tulong para kay Marie Chris. Isang munting hiling para sa isang taong may mabigat na pasanin. Ako si Donna Lim at kami ang inyong Kaagapay.